mga kaibigan, welcome back dito sa ating channel. Sa araw na to, papakita lang natin sa inyo kung paano maglinis or mag-conduct ng preventive maintenance sa ating power tools. Okay, marami kasi sa ating mga kababayan dyan or mga kaya sama natin dyan sa ganitong industriya, lalo yung mga DIYers, mga hobbyists lang na welder or mga iba pang klase ng skills na gumagamit ng ganitong power tools, na dahil sa mga baguhan, kulang yung kanilang kaalaman kung paano mag-maintain ng power tools. Ano? Gamit lang tayo ng gamit, then suddenly masisira yung gamit natin kasi hindi natin na-exercise yung tinatawag na preventive maintenance o pag-aalaga din sa ating mga gamit, especially itong power tools. Kasi itong mga kaibigan, gamit lang tayo ng gamit, ano? Nagkakaroon ito o humihigop ito ng mga alikabok sa loob, nagko-contaminate yung alikabok, kaya minsan mabilis mag-init yung ating power tools o ating angle grinder katulad nito. Ano? Ito, gamit ko ito lagi pag nag-bebebel ako ng mga machine, nakikita niyo man dun sa ibang mga video ko, ano? So ito yung aking mga binibebel na bakal na ginagamit natin sa pag-demo, sa pag-welding. Okay, so ang daming alikabok na kinakain itong ating angle grinder. Hindi dahil palabas dito yung kanyang hangin, okay? Ay wala nang pumapasok na dumi dun sa loob. Overtime, kumakapal yung alikabok niya dun sa loob. Kaya mapapansin nyo, umpisa, maganda yung performance ng ating power tools na katulad nitong angle grinder, no? Hindi masyadong umiinit. Then later on, kapag mga halos 6 na buwan o isang taon nyo nang ginagamit, mabilis na mag-init yung ating power tools. Okay, dahil dito po umapasok, kung mapapansin nyo ito, yung slot na yan, yung grill na yan, no? Dito po umapasok yung hangin papunta dun sa ating machine, tapos dito naman siya binubuga, no? Kasi dito dapat nagpo-focus yung kanyang flow ng hangin. Okay, kaya kung mapapansin nyo, pag nag-grinder kayo, dito malakas yung hangin, ano? Dito, pasok lahat dito yan. So, yung napuproduce na likabok, pag nag-grinder kayo, kaya nagka-cutting kayo, dito rin pumapasok yun. Okay? So, overtime, makapal yan, and nahihirapan ng huminga yung ating motor sa loob. Kaya mabilis na mag-minute. And suddenly, kapag hindi nyo pa naalagaan masyado at hindi nyo nililinis ang inyong power tools, nag-overheat na. So, ngayon, papakita na natin sa inyo yung pagkakalas, okay? Pagtatanggal niya ng mga piyesa sa loob, yun yung pag-assemble niya, okay? Yun yung paglilinis, okay? Disassemble, clean, then assemble, okay? So, umpisa natin tatanggalin ito. Kaya kung makikita niya, no? Napaka-itib na, no? Punong-puno na ng alikabok yan. Yan, kumapit na yun dyan. Makakita niya yan, o. Oh. Di ba? Ayan yan yung alikabok niya. So, kailangan nating linisin para tumagal yung ating gamit. Ito mga kaibigan, matagal ko ng gamit to. Pangalawang beses ko na ito ngayong lilinisin. Okay? And halos magdadalawang taon na ito sa akin. Okay? Halos hindi pa ako nagpapalit ng carbon brass. Okay, buong-buo pa yung carbon brush nito, hindi ko pa kailangan palitan. Okay, pero titingnan natin, baka ngayon maliit na. So, kailangan natin palitan, ano? So, ang gagamitin natin, mayroon tayo ditong toothbrush. Okay, pwede natin siyang gamitan nito, ng brush na katulad nito, pang tanggal ng alikabok doon sa loob. Mayroon tayong Phillips screw. Kung kinakailangan, mayroon tayo ditong long nose. And kung kinakailangan, pag medyo hindi kaya ng toothbrush at ng brush, okay, mayroon tayo ditong steel brush. Okay, mayroon din tayo ditong gagamitin na liha. Okay, pino lang, at least mga 120, ano, kasi yung armature o yung pinaka contact bar dun sa armature, yung contact ng brush na umiitim yun, so kailangan yun nililinis para consistent ang current ng power niya ron, para hindi siya, kung napansin nyo, pumuputok-putok, kumikislap sa loob. Yun yung problema dun, ano? So kailangan natin ililinis yan. Then gagamit tayo ng air compressor. Okay, so sa air compressor,
Pupumpahan natin yan para din bago natin ilubras. No? Para mabilis yung ating paglilinis. Kung wala naman kayong air compressor, wala naman problema. May isang video ako nung nakaraan dun sa angle grinder ng powerhouse. Hindi ako gumamit ng compressor dun. Pero dinala ko siya sa baba. Binubang ko ng konti. Okay. So, ito. Angle grinder to ng Lotus. Okay. So, gamit na gamit ko siya. Meron din akong powerhouse. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ito i-maintain. Okay. Lilinisin natin. Okay. Para bumalik siya sa dating performance and tumagal yung ating gamit. Okay guys, sa pagkakalas ng ganitong angle grinder, so iba-ibang ang brand ng angle grinder, iba-iba rin naman yung paraan ng pagkakalas, ano? May mga angle grinder na nandito yung mga screw. Okay, so ito nandito yung screw nya pagtatanggalin itong parts na to, ano? Tapos ito naman nandito lahat. So pero pagdating sa harap, halos identical siya dun sa ibang brand ng angle grinder, kahit 6 inch yan or yung malaki, halos identical yung proseso niya ng pagbabaklas ng mga parts, ano. So papakita natin sa inyo kayo dito kung paano ito kakalasin yung ganitong angle grinder katulad ng brand ng kay Lotus. Okay, so kung may ibang klase kayo ng brand, pasusundan nyo rin naman yan, ano, hindi naman nyo i-re-repair eh. So unahan natin tatanggalin dito is yung inyong guard. Okay, then pangalawa, tatanggalin natin yung ating yung connected dito. Yung ibang mga, kung unang bukas nyo pala, kasi halos pangalawa na to, yung unang bukas nyo pala, medyo mga mahigpit pa lahat yan, ano? So, medyo kailangan ng konting pwersa. Tabi nyo lang yung mga screw nya. So hindi ganoon masyadong ka-technical yung pag mag-maintenance kayo ng ano, pag magkakanda kayo ng preventive maintenance ng inyong power poles or mga gamit. So halos basic maintenance procedure lang ito, mga kaibigan. Hindi ganoon ka, ay hindi ako marunong. Kung repair, ako hindi ako nagre-repair ng ganito. Pagpalit ng carbon brush, madali lang. So ito, ihiwalay na yan dyan. Ano? Pangangita niya, maghiwalay na yan dyan. So, hindi siya basa-basa nahihila. Dyan, kailangan mong sungkitin. Okay. Then, sunod natin ito dito. Kung makikita niyo, yan o. Oh, napakakapal yung kanyang alikabok. Kumapit na. Pwede niyong buksan yung likod o yung ulo. Yung sa pinaka gearhead niya, wala naman problema. Okay. Then, hihilain niya itong likod. So, kung mapapansin niyo, ayan o. Naka, yung alikabok mo, ayan o. Ito niyan. So kung magtatagal pa at hindi tayo maglilinis, kakapal yan. So yung nahihigop niyang hangin, kukunti na. So magkakaamang tendency, painit ng painit yung ating temperature ng ating motor sa loob. Yan, kapal ng kalikabok niyan, ano? So ito. Gagawin lang natin dito is madali ang maintenance lang. Ito, tanggalin yung side niya. Bakit nyo tatanggalin ito? Ito, kahit hindi nyo tanggalin ito, ano? Pwede nyo rin itong i-maintain lang, itong head lang. Maglalagay lang kayo ng grasa. Kaya natin tatanggalin ito kasi titingnan natin kung inapa ba yung grease nya o yung grasa sa loob ng gear. Kasi ang purpose ng grasa, mga kaibigan, to lubricate yung gear natin and to prevent overheating. Yun ang trabaho din ng grasa. Hindi lang yung basta i-lubricate yung ating gear, ano?
na-prevent niya rin yung overheating kasi pag naging kiskisan yung mga gear sa loob, nagkikreate siya ng friction, so umiinit yung gear. Huwag natin to. Okay. Ngayon, dahil ito, medyo may katigasan na, no? Ano? Susungkutin natin yan dito. Okay. Ano siya? Nakita nyo? Ang kapal niya, no? Okay. No? Sobrang kapal, di ba? Oh. Mga likabok. Tuloy na sa atin. Then, ito yung gear natin sa loob. Okay? So, kung mapapansin natin, yung gear natin, medyo maitim na masyado. Okay? So, pwede mong dagdagan yan, pwede mong palitan. Okay? Kung marami kang pampalit, pwede mong tanggalin na lahat, then palitan mo ng bago. Walang problema yun. Patuloy niya, medyo kukunti na yata yung aking nasa yun, oh. So, dahil papalitan ko ng buo, kung kakasya, para dadagiran natin. Then, next na gagawin nyo, tanggalin natin yung mga, gamit yung ating brush, okay? So, pwede natin i-brush yan kahit saan ka mag-umpisa. Pwede ito. So, ito yung liha natin, okay? Ito yung liliha natin mamaya. Kung makikita nyo ito, medyo maitim na siya, no? Dito kasi nagkocontact yung supply natin ng current, ano? Ng power. So, yan ang lilinisin natin mamaya. Okay? So, first, gagawin natin is remove all the dust. Ano? Ayata nyo? Ito nga pala guys, kung hindi nyo naman kailangan itong baklasin, ano, ito mahuhugot nyo kasi dito. Ang issue kasi nito, kaya hindi na natin siya tatanggalin dito sa pagkakakabit. Okay? Ikinabit ito, may special tools na ginagamit. Mahigpit ang bearing na pagkakakabit niya dito. Yung bearing, saka itong armature na to, okay, nakakunik yan, sobrang higpit. So hindi natin siya basta-basta mahihila or makakalas dito, no? So hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Yung mga technician sa labas, may ginagamit sila na may ginagamit naman silang special tools para mabunot yan dito kasi bearing yan dito guys. So bearing yan dito, masyadong tight, very tight yung pagkakabit yan dyan. Machine ang nagsasalpak nyan, okay? Hindi lang basta pinupukpuk. Huwag nyo pipersa hindi na hawakan to tapos pukpukin nyo dito kasi ito cast aluminum to. So may tendency mabaak yan. So huwag nyo nang persahin. Ang gagawin nyo lang, sungkitin nyo na lang yung mga namuji dito na dumi or bombahan nyo na lang.
pressure ng ganitong ulo dito, pwede nyo siyang gamitan ng halimbawa mayroon kayong ganito, okay, yung manifest, pwede nyo nang linisin yan, sungkit-sungkitin nyo yung mga namuo dyan, okay, tanggalin yung ganyan, then gamitin nyo ng brush, okay. So sungkitin nyo muna, patatanggalin nyo muna yung mga kumapit. Yan, oh. Kasi halo yun dyan sa loob eh. May mga ibang design ng angle grinder na hindi masyadong halo dyan sa loob. So, less yung tendency na pumapasok dyan yung lahat ng mga ibinubuga nito. Kasi itong pan na to, pabuga, hindi pahigop. Okay? So, lahat ng alikabok dito niya ilalagay lahat. Dito niya naipunin lahat. Okay? So, eh, ang labasan lang ng hangin niya, ito lang. Okay, yung grill lang sa taas. Tapos yung dalawang slot na sa ilalim. So, ibang design ng angle grinder, iba rin naman yung estilo nila. Okay. Kaya natin gagamitin ang ganda. So, sabi ko sa inyo, pag matigas, gagamitin nyo, wire, steel brush. Or kung mayroon kayong steel brush na ano, yung isang klase, yung medyo pino yung kanyang, ano, kanyang mga bristle, mas okay yun. Pang stainless. Importante matatanggal niyo yung mga namuong alikabok na galing sa mga kanawang na pinag-grinder niyo, mga bangkan. Okay. Para na iwasan natin nag-over ito sa ating equipment. May gasolina, mas pwede nyo tumog sa gasolina po. Wala akong gasolina eh. Hindi naman ako mekaniko eh. So meron ako dyan mga langis. At beta, may gasolina kayo. Uhugasan nyo talaga ito. Kasi wala namang problema ito kung uhugasan natin ng gasolina. Ito lang ha, huwag yung armature. Yung gear lang. Pupunasan ko ito ng ano, lager pina. Then, dito na tayo. Ulo. Sabi ko, kung wala kayong pan, gagamitin nyo na. Sungkit-sungkit lang, kung wala kayong air compressor. Pansin nyo may mga matitigas-tigas dyan sa loob. Check it in. Hindi kayo ng ano, brush. Itong toothbrush. Okay? Dito natin yan. And dito tayo. Okay? Ito nyo mga nandito. Ilang buwan na rin itong mga ano guys, hindi ko nalilinis. Mula nung nabili ko isang beses ko pa lang siyang ito, after ano
2020 ko pa yata ito nalinis. Oh, mid-2021. Ano? Kaya gabok na yun, maliban pa dun sa mga nabugo na natin kanina. Kasi mga ganito hindi rin basta magdadala yan ng ano, magdadala yan ng kahit air compressor. So kailangan nyo muna kumbaga sa cemento itik-tikin. Ito yung carbon brush. Okay? Di spring yan. So, may ibang carbon brush naman na walang halos spring. Meron siya sarili yung pinaka sa may point na. So, hindi masyadong technical yung ano, yung pag-maintain ng ganito. Huwag kayong matatakot. Kung may sarili kayong ganito, buksan nyo. I-maintain nyo. Kung ano lang naman yung nakita nyo dyan sa loob, huwag nyo nang galawin ng galawin. Kung hindi nyo kabisado, dinihisan nyo lang, bubabugahan nyo lang. Kung wala kayong compressor, katulad nito, may brush ako, lumabo doon sa loob, sumpit-sumpit. Pili-pili na lang. Importante matanggal yung mga namuang alikabok niya. Sumpit-sumpit muna. Susunog na yun. Hindi na makahinga yung motor niya eh. Kaya nag-iinit na.
yung wire na to sa loob, yung wire na to sa loob, huwag niyong susunkitin ng matigas na ganito, ha? Kasi may coating yan. Okay? May coating lang yan. Walang makapal na balot itong mga wire na yun dyan sa loob. Huwag niyo siyang susunkitin ng ganito, ng matigas. Kaya kung napapansin niyo, brush lang ginagamit ko sa kanya. Okay? Kasi pag nasugat niyo yan, maglilik yung... lang yung naglilik. Power din, ha? Kuryente din, naglilik. Pagbukas ang wire at walang coating, naglilik ang power. Okay? Yung ginagawa natin ng tutorial para doon sa mga hindi pa marunong. Parang ganitong gagawin nyo. Kung ibang model naman, similar lang din yung i-apply yung procedure, ano? So, na-dustingan na natin. Okay? So, okay na yan. Na-dustingan na natin yan. Then, punasan natin. Ito. So, yung kanina. Okay. So, ito lang naman. Ito lang naman ganyan. Itanggal lang yung maitim. Residue yan ng ano eh, ng carbon. So, better na malinis yung inyong ano. Ang tawag dito is armature contact bar. Ito. Okay. Armature contact bar or contact bar. Ito yung pinaka armature niya eh. So ang contact bar ito. Linis. Ngayon, kung may gasolina kayo, mas okay kung may gasolina, no? Mas okay yun. Mas maganda siyang panglinis, pantanggal ng grasa, something like that. Ngayon, ako mayroon ako dito packer thinner. Ito na lang muna yung gagamitin. Dito na sa mga parts na to, para mawala lang yung mga grasa ang tumapang kanina. Okay? Linis lang yan. Ilasin natin siya pwedeng basta paliguan ng itong part na to. Mahuhugasan yung coating ng ating mga wiring. Pag nag-leak yung ating power dyan. Ah! Okay.
pinipilit yung machine natin. Linisin nyo. Dito lang sa area na yan. Tanggalin nyo mo. Dito lang ha. Hindi yung loob. Ngayon patatamaan ng locking cleaner yung wire na yan. Naluluto yung kanyang coating. So yan, tamang linisan tayo. Gagawin nyo ito pag hindi kayo busy, Linggo, tapos ng malaking project na alam nyo medyo nabugbog yung inyong machine. Okay, ito gagawin nyo kasi itong katulong nyo sa trabaho eh, kaya kailangan alagaan nyo rin ano yung welding machine. Ganun din, buksan nyo, bugan nyo yung loob, tanggalin yung mga likabok, especially yung ngayon, itong grasa natin ay, ito naman yung kubawasan ko lang ano. Ganyan natin yung medyo hindi na maganda itsura. Yung parang maitim na. Meron din guys, pag bumili kayo ng bagong equipment, pag bagong ganito, bagong angle grinder, ang gawin nyo, buksan yung ganito, yung part sa gearhead nya. Tingnan nyo kung marami yung nakalagay na, kung enough ba yung grasa nakalagay. Meron kasi minsan galing sa factory, pag galing, pag bago ang mga machine, kukunti lang yung nakalagay na, ano? Kukunti lang yung nakalagay na grasa. Kaya napansin nyo, nag-iinit. Mabilis mag-iinit yung gearhead, ano, ng angle grinder. Subukan nyo silipin yung loob. Okay. Then, nahi pa naman tayo nito. Lagyan natin ito. Grasa sa loob. Okay. Ano lang yan dyan. Ito. Especially itong may gear na yan dyan. Then, balik natin to. Balik na balik. Okay. Napin nyo lang yung sakto. Dapat itong nasa harapan. No? Kasi ito yan. No? Pag nag-ikot kayo nito, dito siya tumatama. No? Tapos yun sa kabila. Okay?
So ito yung stopper niya rito, stopper ng ganito. Hanapin niya. Huwag ilalagay dito. Kasi pwede niyong maikabit yan ng paganyan. Oh. Okay? So, iba pa rin. Lalo kung medyo pare-parehas ang kanyang shape. Ayan, mabalik na natin. Huwag muna natin hikitan. Pwede yung unahin ibalik to. Pwede rin naman yung sa likod. Okay? Anong problema dun? Pwede yung isalpak nyo lang ganyan yan. Anong problema? Babalik nyo na lang yan. Ngayon, hindi nyo ito basta-basta masasalpak. Sa ganitong unit, sa ganitong model ng angle grinder, dahil yung kanyang carbon brush dito, okay, the spring, okay, so pag tinanggal nyo itong armature, yung carbon brush mapasok dun sa loob. So, haharang yan dito. So, ito, hindi siya basta-basta makakapasok dun sa loob. So, ang gagawin nyo, tatanggalin muna natin yung spring dito, ano? Yan. Ipak natin dito sa kabila. Lagay niyan dito. Okay? So, lagay niyan dyan sa side. Okay. Para wag lang tumalsik. Okay? Then, gagawin natin, susungkitin natin yung makikita niyan naman yan dito. Yan, yung dulo ng carbon brush. Kaya nakakita niyan dito. Yan. So, yung carbon brush lumubog, di ba? Kasi nakatuko ditong spring dito. So, pag pinasok mo itong armature, ito, hindi siya makakapasok dun sa loob. So, ang gagawin natin, susungkitin natin yan dito sa ilalim. Ayan o, kita niyo yung carbon brush? Ayan na, lumabas na. So, ganun din yung kabila. Okay? Susungkitin niyo lang. Ayan. Naka-align na, saka niyo ito ibalik. Diretso sa loob. Okay? Yan. Balik sa dati. Okay? Then yung carbon brush, taglag nyo. Taglag nyo. Ibalik nyo yung spring. Okay? Balik nyo itong spring. Okay? So, nakaalay na siya. Then, lagyan natin yung turn nyo. Masyado mo nang higpit ha. Nang higpit lang ha. Okay na, nakakabit na. Balik na natin ito. Nasa likod naman. Okay. Titingnan nyo yung alignment. May mga slot naman yan.
Diyan sa kanyang higpit ang lahat ng mga tornilyo. Diyan sa kanyang higpit ang lahat ng mga screw. Alright guys, yan, nakita nyo kung paano natin pinapply yung ating binatag na preventive maintenance para pangalagaan yung ating mga power tools katulad nitong angle grinder. Ano. So, sumama sa inyo dyan na mga may angle grinder din, may mga power tools, grinder, drill, so welding machine. So, preventive maintenance o yung pag-conduct ng pag-aalaga o yung pag-aalaga ng ating kagamitan, isa yung sa dahilan para mapatagal natin yung buhay ng ating mga gamit. Ano? So, hindi lang tayo basta gamit ng gamit, hindi lang natin basta pag-aaralan na gamitin yung ating mga power tools katulad nito. Pag-aaralan din natin kung paano ito alagaan sa tamang paraan. Ano? Kung hindi nyo naman kayang itanda, okay, so, wala talaga kayong balak gawin, okay, pero gusto nyo tumagalang yung gamit, ipagawa nyo lang sa marunong o yung sa mga gumagawa ng mga power tools, ano, doon nyo palinis. Pero kung malakas naman ang loob nyo at sa tingin nyo naman ikaw yung gawin katulad ng pinakita natin sa inyo ngayon dito, gawin nyo. Okay? Kung papaano nyo lang kinalas, ganun nyo rin babalik. Linis lang, that's it. Okay guys? So, yun lang guys. At least may nakuha kayong idea kung paano mag-conduct ng preventive maintenance sa ganitong uri ng power tools, ano, sa angle grinder. Okay? You can do the same with welding machine, drill, power tools, as long as you follow the procedure. So, ganitong angle grinder, ganito rin yung
gagawin nyo. Okay, iba-iba mong model yan, typical naman yung kanyang proseso. So, hindi naman kayo mahirapan. Kung paano nyo lang kinalas, ganyan, pag medyo nahirapan kayong kalasin, huwag nyo na tuloy. Pagawa nyo na lang dun sa marunong. Yun habang ginagawa ng marunong, panoorin nyo para in the future, kaya nyo na rin daw i-apply sa sarili nyo. Ano? Okay guys, yun lang. And thank you so much sa mga subscriber natin dyan. Maraming salamat sa patuloy nyo pag-subaybay sa ating channel. At sa mga hindi pa naman na subscribe dyan na naliligaw dito sa ating channel, please subscribe, like nyo ang ating video, share nyo sa mga kaibigan nyo. Okay, maraming salamat. Have a nice day. God bless you. Peace.